everyone. Happy Monday. So, eto na lahat yung beans na naharvest sa likod bahay. Basta lang itinambak ni Asis dito sa harapan. At iniwan kagabi na ganyan lang din. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong mga to at ibibilad natin siya ng paganyan hanggang sa matuyuan. Hanggang sa maging ganito ba? Ganito. Tapos, kapag dry na din, tatanggalin natin. Ayan, oh. Ayan yung buto niya. Bagyo beans. Ay, bagyo beans ako ng bagyo beans. Ano? Bituelas. Ayan. Ganyan ang itsura niya kapag natuyuan na. Nung bata ako, guys, alam nyo, may binibili kami na bituelas na minatamis. Parang gusto kong gawin yung ganun, yung ilalaga po to. Tapos pag nalaga na yung malambot ba, saka ka magluluto ng asukal. Tapos ilalagay mo siya para maging matamis. Ang sarap mong ganun. Nung bata kami, ganun yung binibili namin pagkain. Yan, so ganyan yung itsura niya, guys. So, pero kakain muna kami. Inantay lang namin si Asis na dumating, wala pa siya. So after kumain ng tanghalian, yun yung aasikasuhin namin gawin. Ayan, yung magtatanggal ng ganito. Lalagay mo doon. So, madami-dami din to. At madami-daming trabaho din. Ano din to, oras din. Hindi lang oras, baka maghapon na. Baka ito yung gagawin namin, yung magtanggal ng beans. Tatanggalan siya sa tangkay. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Happy Wednesday! Ayan, so, dalawang araw tayong walang video. Kasi medyo nagpaparamdam ng ating bebe. Nitong mga nakaraan, masakit yung aking singit-singitan at saka yung Tapos masakit ang aking puson, ang bigat-bigat ng aking puson at hindi nga ako makakilos. At sabi ko kay Asis na manganganak na yata ako kahapon, sabi ko. Sobrang sakit ng puson ko, ang bigat-bigat na ng puson ko, halos hindi ako makalakad sa sobrang sakit. Sabi ko, Asis, manganganak na yata ako. Tapos sabi nitong isa, wag daw muna akong manganganak, magtatanim pa daw kami ng palay. Sabi niya, wag daw muna akong manganganak. Ano yun, pipigilan ko? Tapos ngayon, medyo okay naman ang pakiramdam ko, pero masakit pa rin yung puson ko. Ano na siya, parang siguro nag-prepare na siya para lumabas. Kasi medyo mabigat na rin yung pakiramdam ko at talagang yung sakit niya naandun na. Naandun na talaga yung sakit. Pero sabi nga anong isa, magtatanim pa daw kami ng palay bago ako manganak. So naglaga ulit ako ng mais. At yun nga, habang kumakain ako ng mais, magkwento-kwento muna ako. Nagpapatubig kami. Kasi nung tinubigan namin nung nakaraan, bali inayos ni Baba yung pilapilan. Naglagay siya ng pakanal sa pilapilan. Inayos niyang ganyan. Tapos tinutubigan ulit, tapos ipapatraktor at magtatanim na ng palay. So siguro hanggang Friday. Until Friday, Papa, no, we can finish planting rice? Maybe. Maybe hanggang Friday, makatapos na kami magpatanim ng palay. Tapos, sina Ama, magtatanim din ng palay. How about Ama? Ama took care of them. They already put water there? Yeah. Finished tractor? Not sure. Ba, sasabay? Sasabay na, para minsan na, siguro hanggang Friday, itong likod ng bahay namin, sa kalikod ng bahay nila, Ama, makatapos na, and next week, medyo, alam nyo yon, kasi baka next week na talaga, kasi talagang yung nararamdaman ko, guys, na andyan na, palabas na siya, kasi kung tutuusin, na ako, nasa 38 na ako, at nararamdaman ko na yung sakit, yung pressure sa ilalim, masakit na siya, yung singit-singit ko, sumasakit na. Kaya nakakaramdam na ako ng labor pain.
Pero sabi niya, wag daw muna. Sabi niya sa anak niya kagabi, sabi niya ay kahapon, sabi niya, Tonton, huwag ka munang lumabas ha, magtatanim muna tayo ng palay. Pipigilan nila yung paglabas ng bata. Kasi nga oras na pumunta ng hospital, wala. Nako. Pero sana nga makisama, huwag muna hanggang makapagtanim talaga ng palay kasi ang hirap. Siyempre, pagpunta kami ng hospital, kasama namin si Ama para may karelyebo si Asis. Magbabantay sa akin, tapos uuwi si Asis, sa alaga na si Asher. Tapos sa umaga, magdadala ng pagkain, ganun ba? Si Amang maiiwan sa hospital para may kasakasama ba ako? Kain tayo, guys! So, ito yung narianda ko. Kanina, hinarvest ko na lahat ng aking, sibuyas. Tapos sabi ni Asis, harvestin ko na daw lahat ng mga corn. Ay, ang init. Kumuha lang ako ng 5. Kasi dadaanan ng traktor, kailangan ma-harvest na yun. Sabi ko nga, ipakuha yung tangkay pagkain ng kambing. Tangkay ng mais. Yung ganito katamtama, no, ang tamis, ang lambot. Konting pakulo lang to, hindi ko pinakulaan ng masyado. Papakin ko na ngayon kasi hindi na ako makakain ng mais pag nanganak ako. Don't worry. Kaya nga medyo nag-upo-upo ako dito, nagigahiga ako guys. Kasi yung konting tayo ko, konting lakad ko lang na ganyan. Talagang lahat ng pressure nasa ilalim na. Masakit na siya. Kaya ayan. Paupo-upo lang ako. Kaya wala tayong video. Nakahiga ako maghapon. Kasi talagang sobrang sakit niya sa ilalim. Pero yun lang naman ang naramdaman ko. Pero yung sakit ng mga balakang, kasi sabi nila kapag talagang magli-labor na yung sakit sa balakang talaga na hindi mo ma-explain. Wala pa naman. Masakit lang ang singet at saka yung sa pinakapuson ko at saka yung pempem masakit. Yun lang. Siguro nagpre-prepare na siya na talagang umano. Mukbang na naman tayo ng mais. Ang sarap. Ito yung katamtaman talaga na ganitong itsura yung katamtaman, oh. Ang lambot niya, tapos matamis. Kasi kapag yung pang-grill, matigas na yung pang-grill, eh. Tamang-tama, mamaya. Dadating yung mag-aayos ng internet. Nagluloko ang internet namin. Kailangan daw palitan yung router. Hindi ko alam kung bakit papalitan yung router na naman. I do not know why they need to change router. Because our router always shut down every time without this one. Itong bago na TV, di ba, wifi siya. So, hindi namin dapat kailangan ng router. Kaya lang, ang gamit kasi nung router, yung sa channel ng TV, what if we're not gonna put? What? Since we're not choosing channel. They don't like to do that one. Paminsan-minsan lang kami nanonood ng TV kasi, halimbawa, nanonood si Asis kapag may balita, may laro ng football na live. Sa TV niya pinapanood kasi meron yun. Pero hindi naman kami madalas gumagamit. Kaya yun. Yan, nag-aantay din yung isa. Kasi mamaya umalis yan. Tapos biglang dumating. Sino mag-entertain sa mag-aayos ng internet? At saka bagal-bagal ng internet namin, guys. Nag-upload ako ng video, inaabot ako ng halos isang oras, ang tagal. Kaya minsan late yung video ko. Wait na! Nakahuli si Asis ng parrot! Careful! Pangangagat daw! Papa, we need cage, Papa! We put in the cage! You know, green cage, sabi ni Asher, parrot! Can I see the body? Green na naman, oh. Wait, how did you catch that one? Give me the scissor. How to cut wings? Like this. Alam mo ah. Cut. You need to put in the cage. Put, cut. How to cut?
cut from here. Shh. Like that? Mm-mm. Are you sure, Papa? Yes! It's not gonna hurt. No. Siya, pinutulan ng pakpak. Tingnan nyo guys, pikinagat ako. I told you, you will bite. Nilagay ko siya sa cage. Inanuhan ko, tapos... Mamila! We need to wipe first. Go away. Need to wash first. Ang sakit! Ay, oh, naku! Ang ano... Dalawa daw yan, pinatay yung isa ni Tul Mami kasi kinakain nga yung mais. Ang lalim nung kagat niya, grabe naman hit yung daliri ko. Ang sakit, ayan o guys, ayan o. Grabe ang sakit. Don't open ha, you fly then. Don't open, we will put there in the kitchen. What? We will hang in the kitchen or we will hang in front of the house. Have corn. Yes, we have corn, we will feed him ano dry corn. Ang sakit, ayaw tumigil ang dugo. Tinalian yung paa niya guys kasi nakakalusot siya sa mga what I will do with that one? Nakakalusot siya sa mga butas-butas na ganyan, no? Masyadong malaki yung butas kaya yan. Tinalian yung paa para hindi siya makalabas. Tamang-tama, may mga dried corn dyan pagkain niya. Yun na. Ang tibay ng ano, tingnan nyo yung ginawa. Ang sakit. Ang manhid eh. Wait lang ako ah. Tuwang-tuwa naman tong maliit at may meron siyang ibon. Sabi ko turuan niya. Yes. Sabi ko turuan niya magsalita ba. He's not hungry. Eating the corn there at the back. That's why.